Good afternoon! Annyeonghaseyo! This is Shirley. So, ngayon is Saturday and hulaan nyo kung saan tayo pupunta today. Tama! Punta tayo sa hair salon ulit. Ang sa harap, ayan, masyado na siyang mahaba. So, natatakpan na yung mata ko. Kaya, magpapagupit ulit ako. And then, so, pagpasensyahan nyo na yung aking damit. Dahil, kakatapos ko lang pong maligo. Kaya, maraming salamat nga pala dun sa mga nanood ng aming videos. Maraming salamat. Alam niyo ba guys, natutuwa ako kasi yung ibang mga friends natin no, na hindi naman nagwo-YT, na hindi naman nagyo-YouTube. Natutuwa ako pag sinasabi nila na nanonood sila sa akin, tapos yung family nila nanonood din sa akin. Nanonood sila ng video ko sa TV. Lahat sila sa isang pamilya sa TV sila nanonood. So isang view lang 'yon, 'di ba? Kaya sabi ko dun sa sa churchmate ko, hindi ba pwedeng magkanya-kanya kayo ng cellphone, kasi 'di ba pamparami din ng views 'yon, 'di ba? Kasi pag sama-sama silang nanood sa isang TV, isang view lang 'yon, 'di ba? Pero nag-joke lang naman ako na well, natutuwa ako yung churchmate ko, ganun din ang sabi niya, yung family niya nanonood sila sa sabay-sabay sa TV, tapos yung ibang friend natin dito sa YT din kapag nag-PPM sila, hindi na sinasabi na pinapanood nila ako sa TV. Sabay-sabay sila. Imagine kung sa isang family, anim sila doon. So, sayang yun, di ba? 6 views din yun. Pero, kung sabay-sabay sila nanonood sa isang TV, isang view lang yun, di ba? Kahit sa bahay namin, guys, parang feeling ko sa bahay namin, nagsishare sila sa isang phone lang. Pag nanonood sila ng videos ko, imagine ha, halos lahat sila doon sa bahay, pati sa bahay ng ate ko, halos lahat sila doon, may kanya-kanya silang cellphone. Pero kapag nanonood sila ng videos ko, parang nagsishare lang sila sa isang cellphone, sabay-sabay sila nanonood. So, na-appreciate ko naman yun guys, di ba? Na talagang sabay-sabay sila nanonood, na family, ganyan. At, oh yan, shout out nga pala kay Audrey Lianyo. Ayan, hi Aud. Katext ko siya nung isang araw. Yung best friend ko nung third year at saka fourth year high school. Hi Aud, and hi din sa kanyang daughter. Hello. Alam mo nyo ba guys, nag-text siya sa akin. Sabi niya, sino ba tong katext ko? So ako naman parang, ako, wala, sino pa ba? Sino pa bang ibang katext mo? Tapos sabi niya, baka daw si Adrian yung katext niya. Yun pala, nanonood din pala siya ng video ko. Hindi ko alam. Ayan. So, Aud, maraming salamat dahil hindi ko akalain na nanonood ka pala ng videos ko. Ngayon, magli-lipstick tayo. Kailangan talaga may pa-lipstick. Oo. Kasi kung hindi ako magli-lipstick, baka tawagin akong Kuya! Okay. Kayo din nakaganan, ano? Habang nagli-lipstick ako, di ba? Nakanganga din kayo, di ba? Nangapate. At may papakita nga pala ako sa inyo guys. May binili ako na perfume. Ayan, from Moschino. Ayan. Ang cute oh. Parang siyang pang spray, diba? Pero takip lang yan. Pag tinanggal mo yung takip, ayan talaga yung spray niya. Pabango pa rin siya. Pero ito yung bote niya. Ang cute, diba? Parang panglinis ng bintana. At saka panglinis ng CR. Ayan, yan ang bote. Nung naamoy ko to sa airport, dun sa duty free, nabanguhan ako sa kanya. Yung sample lang naman yung binibigay na may papel. Yun, mabango siya. Parang parang bagong paligo ang amoy. Pero nung ito, nung binili ko na siya, medyo matapang pala siya, guys. Medyo matapang yung amoy niya. Kaya, mabango siya, oo. Pero, masyado siyang, for me, masyado siyang matapang yung amoy. So, yung inamoy ko sa papel, fresh na fresh ang amoy. Ito talagang medyo strong siya. So, sino sa inyo ang may pabango na ganito? Ayan. Ang cute-cute niya, diba? Tingnan niyo to, guys. Hindi nakalimutan nilang tanggalin to nung binili namin dun sa may H&M.
last month yata. Ito, di ba? Nakita nyo naman to sa ano ko, di ba? Sa video ko, sa vlog ko. So, bago ko suotin kasi, chinecheck ko lahat. Kung first time ko siya susuotin, chinecheck ko talaga lahat yung tag. Ayan, tapos ito, nakita ko. Ayan, nakalimutan nilang tanggalin. Gigil na gigil ako. Inis! Sabuti na lang. Chinek ko bago ko suotin. Sige, babalikan ko kayo, ha? Magtutuos muna kami nito. Hindi ko na siya tatanggalin. Ayan, nandyan pa din siya. Nakakainis. Masakit na nung kamay ko. Namumula na. Wag na. Total, hindi, mukhang, hindi naman siya halata, di ba? Kasi itim din naman siya. Hindi naman siguro mahalata. Kaya wag na lang. Hindi daw masyadong malamig ngayon. Kaya, ayan. Namin, ito daw. Baka design daw mismo ng jumper. Sabi ko, design? Para saan? Baka daw hindi naman talaga tinatanggal yon. So, baka mamaya kasi pumasok ako bigla ng H&M shop. Biglang tu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 t. Baka sabihin niya na ako ko itong ano, itong jumper. May papakita ko sa inyo, guys. Can I show? Kapag nahihirapan na kayo mag-edit sa cellphone nyo o sa computer, dapat ganito kalaking bibili nyo na computer. Ito webcam. Yan. Camera yan. So, yung buo na to, computer siya. Ayan, hindi na kayo mahirapang mag-edit. Ang laki-laki, di ba? Computer yung kalahati pala. Yung kalahati, computer, yung taas, salamin. Ganun. Ayan na, ang ating buhok. Nakaganyan yan kanina eh, pero ginanon ko na lang kasi medyo, ayan. Ayan ang kulay niya. Hindi lang siya masyadong kita sa camera. So, sabi nila, ito din, itong nandito sa damit ko, baka design lang talaga. Baka kasama daw talaga ito sa jumper. So, ito yung side. Ayan. Side. Tapos yung likod. Ayan. Okay. Alam nyo ba, ha? Meron akong ikikwento sa inyo na nakakatawa, na nakakahiya. Diba, yung may bilog dito, kanina ko pa nire-reklamo yun. Diba, may bilog dito. Nasabi ko, nakalimutan talaga nila yung tanggalin nung binili namin itong jumper na ito. So, kanina, pumunta kami sa ibang shopping mall, pero may H&M din doon. And then, sabi nung hubby ko, try mo kaya pumasok dyan sa H&M na yan. Tingnan natin kung tutunog. Alam nyo ba, guys, isang hakbang ko pa lang papasok ng H&M, tumunog na kaagad na titit. Ang lakas ng tunog. Tapos yung mga tao sa labas, pati yung mga customers sa loob, nagtinginan lahat talaga sila sa akin ng bonggang-bongga. Pati yung mga sales ladies na taranta din. Pero, yung sales ladies, parang alam na nila kung ano yung nangyayari. Kasi siguro hindi lang ito first time na nangyari ito sa kanila. Baka sa mga ibang customers nangyari na rin yun, na nakalimutan tanggalin yung bilog dito. Yun. So, ayun, grabe, sabi nga ni Papa eh, sobrang namula daw ako, as in, ang pula-pula daw ng mukha ko. I was embarrassed. Nung nangyari na yun, I was calm. Hindi ako nagpanic, hindi ako nagalit. Natatawa pa nga ako eh, kasi expected ko na mangyayari yun. So, natawa lang ako, pati yung hubby ko, natawa lang din. Tanong, tumunog yung sensor na titit, lumapit ka agad sa akin yung mga sales ladies and nag-apologize agad sila. Hindi na nila tinanong kung ano ang nangyari, basta nag-apologize na sila. Pinakita ko lang yung bilog and then nag-sorry na sila ng bonggang-bongga kasi siguro alam nila na hindi lang yung first time na nangyari sa kanila. So, ayun, tinanggal nila yung bilog dito and then ang tawa ko ng tawa yung mga sales ladies naman, as in grabe silang mag-sorry sa akin kasi siguro nakita nila na napahiya ako eh, diba? Dahil yung mga tao, grabe tumingin. Alam niyo yung tingin sa akin na parang nagnakaw ako, ganun.
Eh, ako naman, relax na relax lang. Pero nabumula ako. Pero, yun, hindi naman ako nagpanic or what. Guys, kaya kayo kapag bibili kayo ng damit, make sure na natanggal yung bilog. May bilog dito, yung sa gilid ng damit. Make sure na nakatanggal yun. So, yun lang guys. Sana na-enjoy nyo itong ating short video. And magkita-kita tayo sa video ni na Ashley, Nicole, Alex, and Adrian. So, yun lang guys. And good night. Mwah.